Asher, magkano ba ang diferensya sa presyo ng galunggong sa farm gate price at sa palengke? Bernard, umaabot ng mahigit 100 piso ang nadadagdag mula sa farm gate price ng galunggong kapag ito ay nasa palengke na. Ayon sa isang grupo ng mga mangingisda, naglalaro lang sa nasa 120 pesos ang farm price ng galunggong sa ngayon na naibabenta sa merkado ng 240 pesos per kilo. Paliwanag ni Pamalakaya Vice Chairperson Bobby Roldan, masyadong malaki ang ipinapatong ng ilang traders sa presyo ng itinuturing na poor man's fish. Dapat ito ay pakialaman na ng gobyerno natin para magkaroon ng price control para hindi masyadong makapagsamantala yung mga malalaking kapitalista na siyang nagbibiyahe at yun din naman yung mga nagpapautang doon sa mga maliliit na mga mangingisda at sila yung mga namumuhunan. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sadyang tumataas ang presyo ng mga bilihin mula sa mangingisda hanggang sa palengke bunsod ng mga gasto sa operasyon ng mga trader. Ngunit hindi dapat na masyadong mataas ang ipinapatong na halaga lalo kung mas mababa pa ang farm price ng mga produkto. May logistics din. Nagpunta siya sa iba-ibang lugar, di ba? Dinala sa Munoz Market, dinala sa Talipapa, and other market, nagkakaroon ng handling issue. So nagmamahal siya, di ba? Pero kung sobra naman, talagang patitingnan po natin yan maigi. Samantala, humihiling rin ang ilang grupo ng mga bakery owner na payagan silang magtaas ng presyo ng tinapay. Bunso dito ng isang buwang unti-unting pagtaas sa presyo ng harina, dulot ng mataas na demand at pagbaba ng supply. Mula sa mahigit kumulang 800 pesos kada sako ng harina noong Disyembre, ay umaabot na ito ng mahigit 1,000 piso ngayong buwan. Sa laki ng itinaas sa presyo ng harina, hindi na rin kakayanin ng mga bakery kahit paliitin ang mga tinapay. Hiling ng Phil Baking, utay-utayin nila ang pagtataas sa presyo ng tinapay, partikular na ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, kung papayagan ng mga ito ng Department of Trade and Industry. Maaari nilang taasan ang presyo nito ngayong Pebrero at sundan ito sa Abril. Bernard, sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng DTI ang mga hiling na ito ng mga bakery owners. Sinusubukan ng UNTV News and Rescue na kunin ang pahayag ng Department of Trade and Industry kaugnay nito, ngunit wala pang tugon ang ahensya. Bernard. Asher, paano ba yung sistema sa pagbabantay nitong mga presyo, particular nga dyan sa isda, sa mga palengke? Wala pa ba tayong sistema ng before o anumang ahensya ng pamahalaan na magbabantay dyan at kailangan pang merong magreklamo at saka pa lang sila mag-iimbestiga? Yes, Bernard. Mayroong mga kawani, particular na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagbabantay sa presyo at bentahan nga ng mga isda, particular na yung galunggong na ito na isang concern ng mga grupo ng mga mangingisda. At yan ay binabantayan yung presyo niyan mula sa mga pinanggagalingan o yung farm price nga nitong mga isda. Ngunit ayon sa BFAR, ito naman ay maayos nilang or talagang minomonitor nila at sinisiyasat nila yung operasyon niyan at yung pagdadala ng mga isda mula sa farm or farm price hanggang doon sa palengke o doon sa merkado. Ngunit kung mayroong mang pag-aabuso doon sa pagpapata o pagpapatong ng presyo mula naman sa panig ng mga fish trader, iyan ang nais tingnan ngayon ng BFAR kung may nagkaganap na ganyan. Ngunit sa ngayon, ang BFAR naman ay nagsasabi na maayos pa naman ang lahat at yung presyo naman ay tama. Ngunit gayon man ay bukas ang BFAR para tingnan at i-monitor yung mga ganitong insidente umano. Bernard. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.